Leviticus na books. Naririnig mo ba sa Si Bepa, no? Ano ba yung Leviticus na yan? Ano pa kinakain ba yan? Parang lasang chocolate yan. No, ang Leviticus ay pangatlong aklat sa lumang tipan. Yan. Meron tayong Bible. So, sabi nila kung wala kang Bible, ibenta mo yung bahay mo. Wala rin bahay. So, wala ibibenta mo. Ibenta mo yung amo mo. So, ang Leviticus ay kasunod na pangatlong book siya na sinulat ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus. Bakit po Leviticus? Yan Leviticus ay hango actually dun sa pinaka-maririnig niya pangalan, Leviticus. Sa pangalan ng mga Levita, Levites, kaya siya nag-Leviticus. Sino yung mga Levites? Sila yung anak ni Jacob. 12 yung anak ni Jacob. No? Isa siya doon, yung si Levi. Si Levi siya. Bawat anak ni Jacob ay tribo, di ba? So si Jacob pinalitan yung pangalan niya, naging siyang Israel, kaya may Israel na bansa. Yung pangalan ng Israel na bansa ay galing sa pangalan ni Jacob, no? Sa isang lingkod ng Panginoon. So isa doon sa anak niya, ang pangalan doon ay Levi. Sa kanya nagmula yung mga priesthood. Ibig sabihin, sila yung mga nagtatrabaho sa templo. At kaugnayan niyan, yung mga napag-aralan natin noon, na si Moses ay Levita, pero hindi siya, ito, take note, hindi lahat nung nasaan ka ni Levi ay priest, no? Yun lamang nasa hanay ng pamilya ni Aaron. Si Moses, si Aaron, si Miriam, magkakapatid, sila ay mula sa lahi ni Levita. Halimbawa, lahi ng Hihara, di ba? Si Ani lang yung pinagkalooban ng pinaka isang specific na gawain, halimbawa lahat ng ang kani Ani na magmumula sa kanya magiging Miss Universe, ganoon. Wow. Si Bebek, anak siya ni nanay, ano pa ang nanay mo? Miss Susan. Basta nanay mo, tatay mo, di ba, kapatid mo si Mian. Pero si Bebek lang yung binigyan magmula kay Bebek hanggang doon sa kanya magiging anak, sila lang yung pinagkalooban ng kakayanan na halimbawa ay magpautang, gano'n. Oh, yun yung nangyari yan. Gano'n ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, si Moses, Levite siya. Magkapatid sila ni Aaron, pero wala sa kanya, sa linya niya, yung pagiging priest. Yung mga priest, sila yung nangangasiwa ng gawain sa templo. At ito, take note, ha. Doon sa 12 anak ni Jacob, lahat yung binigyan ng lupa. May kanya kayo, buhay pa sila, binigyan na sila ng lupa. Binibit. Dito ka ha, si Ruben dito. Diba, tayo na, huwag na tayo na parang 19 na gawa. Tinan tayo, 1, 2, 3, 4, 5, ano dito, 8, 9, 10, ulang na isa, nagtaksi yung iba. No? Bawa, Joyce, ito ang party mo. Itong lahi ni Joyce, di ba? Ito, lahi ni Jackie, dito kayo. Magparami kayo dyan, tribo nyo yan. Tribo ni Mirna, tribo ni Grace, tribo ni Chona, tribo ni Akit Lord, tribo ni Bekbek, ni Aida, ni Lorna, at ni Pen. Diba? So may kanya-kanya lupa yan. Pero ang tanong, yung Levita wala. Bakit? Kasi, yung pang mga pare sa panahon natin ngayon nagtatrabaho. Hindi, di ba? Sila yung bahala sa simbahan, di ba? Same as the principle. Yung mga Levita, wala silang lupa, hindi sila magtatrabaho. Ngayon, yung 11, sila yung susuporta dun sa Levita. Sila yung susuporta dun sa Levites. Dahil sila yung bahala sa paggawa sa templo, sa pagsamba, sila lahat ang gagawa. So, gets nyo? And then, di ba, inutusan si Moses na gumawa ng tabernacle, natapos tayo doon, may ginawa yung tabernacle. So, ngayon, naririto tayo. Natapos yung tabernacle, meron pa silang dapat gawin. Ano yung tabernacle? Nakatayo lang ba yun? Hindi, may gagawin doon. No? Pinaliwanag ko nung nakakaraan kung ano yung mga specific na gagawin doon. Meron kayo makikita pagpasok nyo, Rima, may ano ka pa ba nun? Pakita mo nga yung tabernacle. Meron pa ba tayo? For the sake doon sa wala na hindi nakaabot. O kagaya ni Grace, hindi siya, wala siya nun. Si Jackie, parang wala siya nun. Kasi napakahalaga nito, no? Na yung Old Testament naman niya, wala nang tabernacle ngayon. Oo nga, wala. Pero may significance pa rin yan. Kasi nababanggit siyang mga bagay na yan sa New Testament. And we are always dealing to the New Testament. No, wala na ba? Wait lang po. Sige. Doon sa lesson ko, malayo ba? Kung malayo, sanctuary.
The maker lang kaya nagdamit. Ito nga na si Jackie's dahil yun. Ano yun? Ano yun? Hindi nga yung mainit, malutong pa kasi pag nilulog yan ngayon. Okay, isla okay na dahil mo. Ayan. Ayan yan. So, yung tabi, yan ang pinagawa kay Moses, yung tabernacle. Ngayon, ang tatalakayin natin, ayun, nakita nito ang usok na to. Pagpasok yan, siya yung unang makikita doon. Hindi, ang mga taong naghahandog, hanggang dito lang, pero hindi sila pwede doon sa, yun sa kubol. Holy of Horizon. Oh, kasi Holy of Horizon. So, dito tabi yan. Then, yan yung tatalakayin natin sa ngayon. Yan yung, dyan ilalagay yung mga bird sacrifice. Bird offering. Dyan lang tayo. Okay na, hindi ba? Nakita ko lang. So, dito lang muna tayo. Offering. Yan yung unang-unang makikita. So, sa Leviticus, sa chapter 1 tayo, isa-isahin natin yan, no? Hindi na natin babasahin dahil mahaba yan. Dadaanan na lang natin siya para meron yung oras natin. Alam niyo ba bakit inutusan ng Panginoon si Moses na magkaroon ng bird sacrifice sa lahat ng mga Israelita, no? Pupunta kayo dito, magbibigay kayo ng handog niya na susunugin, sabi niya ganyan. No? Ibinigay yon at hindi lang doon nagsimula ang pagsasacrifice yung mga nandun pa siya sa unang panahon. Ang unang inutusan ng Lord na mag-sacrifice, na maghain ng buhay na hain, ng magpumatay ng buhay na hayop at kunin yung dugo at sunugin yung katawan ay mula pa doon kay Noah after the flood. Yun yung first command. Although, nakita natin si Cain na naghandog, di ba? Si Abel, di ba? Pinatay pa nga ni Abel si Cain, di ba? So, si Abraham, ganun din, naghandog lang sila. Pero yung specific na command ay na kay Noah. So, after Noah, after the flood, and then here we go, umalis na yung Israel from the Egypt. Pinagawa nga sila ng tabernacle, and then the next is the burnt offering. So, ang title natin ngayon, The Flame of a Perfect Offering. Did you know that what you are doing right now is a burnt sacrifice to God? Nandito ka, nagsakripisyo pa. Napunta rito, di ba? Pinagpaliban mo muna yung gagawin mo. This is a sacrifice. This is a true worship. This is a true sacrifice para sa Panginoon. So, ang ating text, although, sige, basahin muna natin yung ating pinaka-main text. Sabay-sabay tayo. Can you stand para sa paggalang sa salita ng Diyos? Sabay-sabay tayo, ha? 1, 2, 3. Leviticus 1:13. He is to wash the inner parts and the legs with water, and the priest is to bring all of it and burn it on the altar. It is a burnt offering, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. Amen. Thank you, Lord. Diyan tayo inikot, pero may mga specific na version. Ngayon, bago yan, para maintindihan natin, alam nyo ba na tayo ay nagkasala sa Panginoon, kaya inuto siya. Kasi si Lord, lagi siyang gumagawa ng way. Diba? Pinalaya sila sa Egypt. Ibinigay yung Ten Commandments. Dahil mahal ng Diyos ang tao, gusto ng Diyos mapalapit sa kanyang tao. Pero ang tao, nagkakasala lagi. Pero kahit ganun pa man, napaulit-ulit na nagkakasala ang tao sa Diyos, ang Panginoon ang laging gumagawa ng paraan. Take note, hindi tayo ang gumagawa ng paraan. Ang Diyos lagi ang... Pupunta ka ba rito kung sa sarili mo lang? Hindi, kasi di ba may kunundik sa'yo? Lord, kailangan ko ngayon na pumunta sa church. Kasi masaya ako nandito ako, kasi nabibigyan kita ng lugod, kasi nandito ako sa Hong Kong dahil sa'yo. No, hindi dahil sa kaya ko. Lahat ng meron ka ngayon, hindi dahil sa sarili mong kakayahan. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Naniniwala ako doon. Ano? So, praise God, ano? Kasi narilito ka ngayon. Ngayon, dahil nagkasala tayo, alam nyo ba, ang pagkakasala ng tao sa Diyos ay parang mag-asawa, mag-girlfriend na nagkahiwalay na ng awal. Meron. So, sabi dito, have you ever been into a broken heart? Yeah. No, marami dito yan. Sino na na-broken heart dito? Pakitaas na yung kamay. Ako, na-broken heart pa. Hindi lang broken sa akin. Nagkadurug-durug pa kayo sa akin. Diba? Have you ever been into a broken heart? So, relay kayo dyan, diba? Na-broken heart kayo. Sakit, diba? Ano, nagkakasalize. Kung nga, mag-asawa na kami, diba?
sabi nga, yung mag-asawa, nagkakahiwalay pa, how much more yung mag-jowa, di ba? Yes. Parang may nakita akong post ni Jonah, tukol ba yung sa jowa? Nung magising ka? Ano yun? May katabi na rosa ang lalaki. Natulog lang ako, may katabi. So, meron ganyan, hindi tayo excuse dyan, no? Lalo na yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, normal na lang yung merong mga right, merong mga alipan, may tampuhan. So, pero ito, sabi niya, yung talagang nagkahiwalay, no? Nagkakahiwalay ang magkasintahan, ang mag-asawa, ang magkaibigan, no? Bakit and why? So, why? Lima. Ching! Hindi na nakaskrip natin. So, this reasons of a broken heart, di ba may band-aid, sakit ng puso mo. Ching! Oh, so, kasi may third party. May third party, di ba? Sa akin, wala naman third party na involved, ano? So, may third party. May third party ba? So, next, ano pa yung reason? Long distance relationship. Para kay Rima, para kay Chona, kay Jackie, di ba? Si Jackie, ano na yan eh? Sila ni ano? So, dahil long distance. So, sometimes ito yung nagiging malaking hadlang, no? Para humanap yung isa't isa ang layo kasi, ano, may pangangailangan ako eh. So, mahanapin sa iba. No? So, next. Ano pa ito? Controlling relationship. Gusto ng lalaki. Kailangan, huwag kang mag-makeup ha. Kailangan, huwag kang tatawa ng malakas. Kailangan, mahinhin ka. Eh, hindi ka naman mahinhin. Hindi ako mahinhin. Alam niyo ba, dahil nung dalaga ko, kasi sa church, may mga fellowship. Tapos, meron akong, ako yung vice president, tapos meron akong president, no? Alam niyo ba na parang pagka may crush ako sa kanya, no, sabi ko siguro mag-aasawa ko katulad niya. President namin siya, kaso nakaraskip ko na. Diligawan na rin ako, kaso naman hindi ko kaya yung ginagawa niya sa akin. Huwag daw akong tatawa ng malakas. Sabi, huwag ganyan yung palda mo, kailangan mahaba. Hindi ako ganun. Nagmininiskip na ako nun eh, no? Tapos sasabihin niya, kailangan. Ganito ang kilos mo, feminine ka, pag-uupo ka, gag, ha? Ano? Robot. Ayoko na. Kung ganyan, huwag na ako ligawan siya. Ang hirap, di ba? Kapag ka ang partner mo ay masyadong controlling, oh, malayo kayo. Oy, kailangan, ganitong oras mag-uusap tayo, ay magkaiba yung oras niya. Yes. Di ba? Lalo si Jackie, Saudi and ano, Hong Kong. Five hours. Ang ano nun, ang gap nun. So, paano yun? Sino ang magsasacrifice? Mostly ang babae ang nagsasacrifice. Wala ba? Oo na. Diba? Ganun eh. Pero si Rima sa kasi ko na, pareho naman ng oras. Pero sometimes, merong paling hadlang doon, ano? Sasabihin ng boyfriend mo. Sana, ba't hindi mo ako tinawagan? May usapan tayo. Siguro may kausap kayo ibang lalaki, no? Kasi mo maray na. Oo, diba? Ganun. So, masyadong controlling. Diba? So, ano, siguro technically, mas marami yung controlling na lalaki kisa sa babae. So, nakikita natin, ano? Siguro yung babae ang kumokontrol naman. Sometimes, mostly is lalaki, no? Tama ba yun, ha? Ano? O parang nakakasakal na. Diba? Ang sakit. Yung bang parang tito na. Sino katabi mo dyan? O mas na lalaki dito. Diba sa Hong Kong, nandun ka sa bahay ng amo mo, wala nga naman tabihan ni sir mo. Diba? Hindi naman. Kung ano, kagali dyan, hindi naman siya gagamitin ng amo niya. Next Sunday pa siya gagamitin. Ibig sabihin yung gagamitin, ibig sabihin yung gagamitin. Baka kami itong gagamitin. Hindi pa naman mabiro yun. So next, meron pa lang? Unsolved issue, diba? Nakatulugan niya na lang, hindi niya na napag-usapan hanggang naghiwalay na kayo. Sometimes, diba? May napapanood tayo sa pelikula na naghiwalay sila nung bata pa sila. Hindi na pag-usapan yung problema hanggang dumating yung maraming tanong, tapos nagtag-usig ang dalawa. Ayaw. Diba? Kasi hindi mo ko pinalikan eh. Tutga. Ang dawan na tutga. Ang hinihintay kita. Diba? So, ang hirap, ano? So, kailangan pala masold yung mga kailangan pinag-uusapan. Sabi nga, huwag mong tutulugan yung problema. Ang pag-asawa, dapat kailangan nasa higaan sila, pinag-uusapan na nila yan bago matulog, bago dumating yung umaga. Kasi naiipon yan eh, no? So, next. Ayan ito. Andi pa yan. Wala pa tayo dyan. So, yan yung mga problema. Iilan lang yan, pero napakaraming problema sa mga broken-hearted, ano? Sometimes, unsatisfied yung partner mo. Money diba? Matters. O kaya nakakita ng third part ng ibang maganda, diba? Diba? So, masakit. Alam nyo ba, ganun din si Lord sa atin? Diba? Si Lord ang nag-establish ng relationship sa atin during the Genesis, ano?
nilikha niya si Eva at si Adan. I will be having a relationship with Jim, diba? Magkaibigan bilang, kumbaga, ka-fellowship nila ang Panginoon. Pero dahil nagkasala sila, nagkaroon ng broken relationship. But still, ang Panginoon gumawa ng paraan, diba? Para maibalik yung relationship na yun. Ang plano ng Panginoon sa atin ay maibalik yung relasyon na nasira ng una pa lang hanggang sa ngayon. So, there is some way para ma-solve yung mga issue, ma-solve yung mga broken hearts na yan, di ba? So, ang makita kong number one dyan, yun, yung makipag-usap, di ba? Kailangan mag-usap, di ba? Ang ano nga niya, si Lord yung nakikipag-usap sa atin, di ba? Lagi si Lord yung nagbibigay ng way, as in, sa dalawang mag-partner, sino ba yung nagbibigay ng move, di ba? Sometimes, babae na tayong nag-move, no? Parang martyr tayo. Tama, ganun ba? Tayo no? Lagi nagbibigay ng first move, no? Mababa kasi tayo mga babae, no? Specifical, ano, literally speaking, no? Kasi wala mga lalaki dito mga mag-aabil sa atin. And then, yes, ito yung pinakamahalaga. Ito, yung peace offering. Hoy, ganit si Bae. Bae, bibigyan ng bulaklak, bulano, bibigyan ng regalo, kikiligin ka mga. Kikiligin ka mga. Bongsa ko. Kailangan ako. Sunduin sa trabaho. Para yung, diba? Mga relasyon na nasira. Diba, Bae? Maibalik tuloy. Ano. Pero wala namang peace offering. Parang wala lang. Asa na lang, diba? Parang mahirap. Diba? Paano maaayos yung problema kung walang mag-move. So, yun tayo iikot ngayon. The Lord is the one who make moves. The Lord is the one who make the first move para maibalik yung relationship natin. So, dito tayo sa Leviticus. Ano yung ating next slide? Ayan, bago yun pala. Ayan. So, bago tayo pumunta ron, we were talking about an offering. Hindi yung offering na pera. Hindi yun na napipagkamalian yun. Maliit na bahagi lang yun. Pero ang tutukoy natin ay yung mismong sarili natin as a living offering to God. So, tatalakayin natin, ba't ba nila ginagawa yun? No? Habang tinatalakay natin yan, magkakaroon na tayo ng exercise. Kasi ang tatalakayin natin ay tungkol sa mga pagpatay ng hayop, madugong paghahandog, yak! Susunog, yak! Kadiri! Diba? Bisa gano'n na natin. Ang pag-offering nila noon ay unusual sa atin, hindi natin ginagawa. Pero makikita natin mamaya kung paano yung ceremony na yan. Marami silang seremonya, no? As in, napakarami, no? Sa atin, sometimes, parang ganito yun eh, may ginagawa tayo sa daily living natin. Meron mga tao dito na may ginagawa tayo ng mga unusual thing. Kagaya ng pagkain. So, magkakaroon tayo ng exercise, ha? Sasagutin nyo ito ng yes or no. Ito yung mga unusual eating habits na ginagawa natin. First, do you make potato chip sandwiches? Sino gumagawa niya? No. No. No? Yes or no? No. No. Okay. Next. Do you dip your fries in milkshakes? Remember, I don't know. I don't know. No. Ito, di ba sinaw? Do you put orange juice in your cereal? Or hindi ka nagsisereal? Orange juice? Yeah. Lagi ang hiniani yan. Orange juice. Or next. Do you like to mix up popcorn and soda in your mouth? No. No. Meron pa ba, di ba? Wala na, wala na. So, yun yung mga unusual thing. So, tatalakayin natin ngayon yung mga unusual thing na ginawa ng mga Israelita noon na inutos ng Panginoon sa kanila. That's a normal one. That's the requirements of God para sa kanila. Kasi may dahilan naman para gawin ni Lord yung dahil sila'y nagkasala. Kailangan ng Diyos na gumawa ng paraan para malapit uli ang tao sa Diyos. So, let us start. The key factors for a perfect offering are the following. May mga factor yan, may mga sinusunod. So, titingnan natin yan. Na iba't ba natin kailangan, pakilaman yan sila. Wala natin silang kailangan. Iba naman yung buhay natin. Kailangan natin malaman yan. Para malaman mo kung gaano kang kamahal ng Diyos. Para malaman mo kung gaano yung paglapit na ginagawa sa iyo ng Panginoon. Number one, it is a God's instruction. Sinabi niya kay Moses sa verse 1, the Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, speak to the Israelite, dalaga na ako. Speak to the Israelite and say to them, when anyone among you brings an offering to the Lord, bring as an offering an animal from either herd or flock. So it means,
there is an instruction from God na ibinigay kay Moses. Sabi ko si Moses ay hindi siya priestly, di ba? Hindi siya yung hindi siya kasi si Aaron lang yung pinagkatiwalaan. Pero si Moses ang leader ng Israelite. Si Lord ang nagsasalita sa kanya at si Moses yung nagsasabi sa mga Israelita, no? Kasi ang mga Israelita hindi sila pwedeng makalapit sa Panginoon. So there is a mediator, no? Between Moses and God. So inutusan sila, sabi niya, kailangan kayong magdala ng offering na animals, no? Na susunugin. And then, ang ating point number one, yun nga, may instruction. Mahalaga yan. At ang factor niya, lahat ng iniuutos sa atin ng Panginoon ay nasa Biblia. Yung hawak natin, ito yung Biblia. Mga utos ka ng Panginoon, no? Na isinulat ng tao, pero ang Panginoon ang nagkaloob ng mga sasabihin. Ganong content niyan galing kay the Lord, no? Sa mga taong ginamit. And then, ito instruction ni Lord. And then, pangalawa, yan. Sabi rito, sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ito ang Biblia. May ha, ito ilang book to? 66 books, 39 Old Testament, 27 New Testament. May hawak ang isang library, no? This is a composition of 66 books. Imagine if you're holding an Old Testament and New Testament, may isa pang ano dyan. Lahat ng bagay na kailangan mong malaman nila dito. Sabi nito, ito ay hilingan ng Panginoon. Imagine, ito ay mula sa Diyos. So, dapat pala binibigyan natin ito ng halaga. Binibigyan, binabasa natin. Kaya ito yung ginagawa natin. Binabasa natin at pinag-aaralan natin. Ito raw ay useful for teaching. Diba? Ano yung gusto mong alaman? Dahil matigas yung ulo ng anak ko, pumunta ka sa Proverbs ng Binyon. Train up a child while he is young. Kailangan turuan mo yung anak mo habang bata pa siya para paglaki niya. Diba sabi? Ang kawayan, mahirap na ituwid kapag ka mataas na. Yung, di ba, sabi yung ganyan, dapat ba? Pero ang kawayan talaga yung hugo ko na, di ba? Kawa ko na. And then number two, rebuking. No? Parang, you will rebuke. Hindi lang, basta-basta i-rebuke mo na walang katuturan. Dapat according to the Bible. Halimbawa, gumagawa siya ng masama. Oy, sabi dito, na huwag mo itong gawin, lablang nasa Bible yun, di ba? Correcting. Training. Ito, yung binagawa natin ay correcting para maintindihan nyo kung ano yung tama at mali. And then training. This is our training. Alam nyo, napakapalag natin, no? Nasa humong tayo, we are trained, we are, natitrain tayo para pag uwi natin sa Pilipinas, mga pastora tayo lahat. That's my dream. Pag pumunta ka sa lugar ni Rima sa Pangasinan, merong HTCI Pangasinan! Pastora Rima! Di ba? Amen! Si Joyce sa Davao! HTCI Davao! O si Mian, magtatayo daw siya ng church sa Bulacan. Saan nga ba yun sa inyo? Bulacan. Sa Baliwag. HTCI Baliwag. Pastora Bekbek and Pastora Mian. Bekbek, diba? Maganda! Di ba? So, saan ka man naroon, meron siyang HTCI. Bekbek! So, yung word ni God ay isang instruction. And ang yung ginagawa ng Panginoon ngayon ay instruction niya sa Israelite. Then next, number two, ito, volunteering an act of worship and belonging. Sa Leviticus 2, speak to the Israelite and say to them, when anyone among you brings an offering to the Lord, bring as your offering an animal from either the herd or the flock. Ito na, binigay na yung direksyon kung anong klaseng hayop yung ibinibigay. Sabi, kapag nagdala kayo ng offering, ayan, ngayon tingnan nyo itong words na ito, ah. Speak to the Israelite and say to them, when anyone among hindi sinabi, all of you, kailangan magbigay. So, this is voluntary offering. Hindi nire-required. Meron lang talagang specific na pagkakataon na inire-required ni Lord ang offering, kagaya ng sin offering, nire-required sila ron. But this one, this kind of offering ay hindi siya nire-required. Kaya sabi, when anyone, kung sino, di ba? Sabi, hindi niya, kung sino lang. Hindi niya nire-required. If you feel that you need to give an offering to God, alisin niyo sa isip niyo muna yung pera, hindi natin pinag-uusapan yung pera dito. When any one of you bring an offering, kaya minsan maraming mga nasisira kasi ginagawang pera lahat yung offering. Tapos nakakita ng offering sa Bible. Lahat yung offering nga niya. Kailangan may offering ba, gano? And by the way, sa Leviticus, dito sa Leviticus 1, chapter 1 to 17,
13 beses na inulit yung salitang offering. Bakit? Kapag ka isang word ay iniulit-ulit, ibig sabihin mahalaga. So mahalaga ang offering kay Lord. Ito yung titingnan ni Lord kung siya ay mahal mo o sumusunod ka sa kanya. The way you offer yung sarili mo, no? So ito ay voluntarily, hindi pinipilit. Usually, kahit naman nagtuman si Lord eh, hindi pa rin naman sumusunod yung tao eh. Kaya sabi ni Lord, hindi ko alam kayo. Bahala kayo, di ba? It is, may free will tayo. Hindi tayo ginawa ng robot ni Lord. Kasi kung ginawa niya yun, hindi masaya ang mundo para sa atin. Ba, nakatayo. Opo ka na. Okay. Masaya ba yun? Alam niyo kasi si Lord, gusto niya, sambahin mo siya sa kagustuhan mo, hindi sa kagustuhan niya. Kasi hindi siya hindi rin magiging masaya si Lord eh. Pag ipinilit niya, halimbawa, and I pwede naman palang, di ba makapangyarihan ng Diyos? Eh bakit niya pinahintulutan na magkasala si Eva at si Adan? Sana pinigil niya. Pwede niya namang hawakan yung isip ni Eva at Adan na huwag din gawin. Eh hindi masaya. Hindi masaya si Lord. Kasi sasambahin mo lang si Lord dahil kinokontrol kita, dahil may power ko. Ching, Adan, huwag ka mag- oh Eva, huwag ka pupunta dun sa ano na yun, ha? Di ba? So, hindi magiging masaya si Lord dahil sinasamba mo siya, dahil napipilitan ka lang, dahil kinontrol ka ni Lord. Kaya maraming makasalanan. Ngayon, kung talagang mahal mo si Lord, you will do anything, you will give Him an offering, depende sa kagustuhan mo sa loob ng puso mo. It is depend upon your heart. So, voluntarily, take note, voluntarily, hindi required. Next. Ito na. Tayo. Number 3, a blameless offering for a holy God. Inutos dito, sa tingnan natin yung verse 3 na, if the offering is a burnt offering from the herd, yung ano yun, yung herd, yung ano bang tawag doon, yung maraming hayupan, isang herd siya. Halimbawa, bakahan, rancho, parang gano'n, isang herd siya. If an offering is a burnt offering from the herd, you are to offer a male without defect. So, sabi, yung kailangan na ihahandog na hayop ay walang depekto, hindi bulag, hindi pilay, hindi ulo lang ang iyaahin mo. Ang ibig sabihin nito, sabi, you must present it at the entrance of the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. Kailangan pala pa nagbibigay ka, hindi yung tinitira-tira mo lang. May naalala ko, may isang kwento. Sabi nung yung lalaki na nanalangin siya, Lord, meron akong, sabi na lang nga, i-ano natin sa, may babuyan ako, Lord. Pag nanganak yun, yung isa dun sa'yo. Bibigay ko yun sa'yo. Para sa'yo, para sa gawain mo yun, para mapakinabangan ng Diyos. So, nanganak ng baboy. Nanganak siguro ng sampo. No? So, yung isa dun, o yung isa dyan, Lord, sa'yo yun. No? Kaya hindi niya pinagbukod. Siyempre, hindi niya pagbubukod, yung pala pala pakain mo. Basta meron ka dyan isa para yung sa'yo. I-pledge ko yung cancer. Tapos, naman ba matay? Namatay. Hanggang isa na lang yung natin. Sabi niya, Lord, pasensya ka na. Nasama yung number, yung bibigay ko sa'yo, napasama doon. Isa doon sa namatay na baboy, yun yung para sa'yo. Eh, may natira pang isa. Di ba? Hindi yan, di ba? Parang, ano ibig sabihin, no? Tira-tira ko kasi, Lord, pag hindi namatay sa'yo, pag namatay, eh, ba? Pasensya na. Di ba? Ganun ka ba kay Lord? Di ba? Na, sabi ko nga, hindi tayo mag-ano ng pera. Ano sa time natin? Lord, tapos sa church, pag hindi umulan. Sabi ko, sana pa lagi, sinira sila mo yan, para talaga naman si Johnny kasi may usapan naman tayo. Depende yan kay Lord kasi ko naman makikipag-usap ng kay Lord eh. No? At least alam ko nyo. Ikaw bahala kay Lord yan, hindi ako ang sasagot niya. Papayag lang ako, pero still pananagutan mo pa rin kay Lord yan. Ikaw pa rin na si Lord ang mag-uusap dyan. Kung wala ka sa church, kung hindi ka makaganap, paalam ba sa akin. But still si Lord pa rin ang magkakaw niyan. Ako, a-approve lang ako. No? Hindi ko sasabihin, hindi pwede, aba, hindi pwede, kailangan umating ka. Abay, kung buhet ka matay niya sa lahi doon ang trabaho mo eh. Gagamitin siya eh, di ba? So, bahala doon ang niya. Ay, bahala doon ang Lord. Bahala si Lord doon. It is you between God. No? So, kailangan daw tayo magbigay ng pinagirang offering kay Lord.
wag yung hindi mo na kailangan yun. Okay lang yung mga ukay, yung mga damit, yung ninay natin, ano? Mind. Hindi offering yun. Diba? Pasalilit pa nga kailangan natin. Ano? Mind to, na mind to nung sa ano. Sapatos ko, mind yan. O, yan. So, lahat kami nakakuha ng mind. Si Jarimel, si Bekbek, may mind. Si Aida, may mind. Uy, Milan, sino ba yung mind mo? Hindi. So, ba't tayo ro magbibigay ng pinapinakong yun? Sinalulungkot ang Lord. God is a God of all kings, di ba? King of kings and the Lord of lords. Tapos bibigyan mo siya ng sira. Halimbawa, meron kang pagkakataon na makita mo si Bongbong Marcos. Nakita mo yun at kita ko na nagbubutuhan, binibigyan siya ng mga pointing, di ba? Hindi pa sa Pangulo, binibigyan na siya. Ganun din naman si Lenny, no? Hindi ka nag-ano ng election dito, tapos na election. Pinapakita ko lang doon, nakapag ba ikaw ay magbibigay sa isang mahalagang tao, bibigyan mo ng tira-tira. Yung iba nga, di ba, pinaghirapan nila yon out of their talent, di ba, yung craft nila. Meron pa, nakita ko yung gumawa siya ng jeepney, binigay niya kay Bongbong Marcos, di ba? So, how much more kay God na hindi ka magbibigay ng the best kay God? I will give this day to you, O God, the best for you. Alam mo, kagabi, sabi ko, excited ako talaga. No? Yan na, kagabi, ginawa ko yan. Sa tulong ng Panginoon, nagawa ko yung preaching, kahit na may trabaho, yun lang tayo eh. Yun yung tulong na inaasahan natin kay Lord. Kahit busy tayo, tinuturuan pa rin Panginoon kay Lord. Sabi ko, matutulog ako ng maaga, Sabado, tama, wala akong pag-inil. Pero bongga naman yung labs namin, ang hirap. So, dinner, tapos na ako. Aga ko nakatapos. Biglang sinabi ng dalawa, lalabas sila. Susan, keep this door open. Kasi we're not going to bring the heat. Ibig sabihin, pag alauna ito umuwi, alauna, tatayo ako kung natutulog na ako. Ibig sabihin, hindi ako matutulog. Kasi pag natulog na ako, naku, pag na-istorbo, kaya hinintay ko talaga sila. Dumating sila, mag-alas 12 na. So sabi ko, wow, gusto kong mag-ano eh. Uy, dapat naman, magdala kayo ng ano, alam mo, hintayin ko kayo, parang pinabukasan pa kayo, may aba, nagtuturo ako. Gusto ko sabihin ganun eh. Kilala niyo ba kung sino ako? Gusto ko sabihin ganun. Pero hindi eh, trabaho yun. Kahit na tapos na yung duty mo, kailangan mo pa rin mag-tiis, di ba? Para maipakita mo na ikaw ay may Diyos. No? It is show an offering to God sa buhay natin daily, sa pagsunod mo sa amo mo, sa hindi mo pagre-reklamo. You can show kindness kasi galing kay Lord yung kindness mo. Kasi kung wala si Lord sa'yo, hindi mo matatagalan yun eh, di ba? Hindi mo matatagalan yung ugali ng amo mo. So, keep a best offering to God. Huwag yung pinapila. Next. Number 4, the laying of hands. So, ito yung ginagawa nila eh. Doon sa number ng hill, kakasok yung maghahandog. Kasi yung mga anak ni Aaron, tsaka sila Aaron, sila yung mga priest, sila yung gumagawa niya. Kaya napakarami nila gawa eh. So, gagawin daw, kung pabinigay nila yan, papatuman nila yan ng kamay bago patayin. Yung nag-o-offering. Ba, ako ni Ari, kung kalpare na to, ipapatungkot yung kamay doon. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nito, yung ikaw, isinasali mo dun sa kanya. Kasi hindi ka pwede matay yung handog. Hindi ka mamatayin ni Lord. So, kailangan mo hayat to transfer ito mismo. Parang sinasabi mo na, Lord, ako to. This is my representation of me. No? Instead na ako yung mamatay, itong hayat na to ang mamamatay para sa kasalanan ko, para pinaka-open ko sa Lord. So, kaya nila nilalay hands yun. So, what is our verse? Sabi, you are to lay your hand on the head of the burnt offering and it will be accepted on your behalf to make atonement for you. What is atonement? Ang lalo yun, it's theologically term. Atonement, sabi, magkaiba ang atonement sa New Testament at sa Old Testament. Ang atonement sa Old Testament, kagaya nito, covering. Kino-cover niya. Yung kasalanan mo, sa pamamagitan ng alay mo na yun, siya yung nag-cover ng kasalanan. Kino-cover mo. Pero nandun pa rin yung kasalanan mo. Kapag nagkasala ka, mag-o-over ka ulit. Kaya magkakasala ka ko, 10 beses ka magkasala sa isang araw, mag-o-over ka na mag-o-over. Pero in the New Testament, erase, cancel. Atonement means canceling. So magkaiba. Magkaiba yung gamit na salita, magkaiba yung ibig sabihin. No? So, titingnan natin kung saan siya sinabi. So, ano yung dinamit na? So, nililay your hands dun sa hayop represents the you. Ako ito, Lord.
kasi ka, hindi ka mapiling patayin yung Lord, hindi ko ihandog dun. Pero di ba si Isaac Abraham, ihandog niya si Isaac, di ba? Pero pinigilan siya ni Lord. Tapos kumuha si Lord ng kapalit, so hindi pwede yung tao yun. The next, malapit na tayo. Ganoon po yan eh. Ayan, sabi yan. The laying offense is transition of oneself through the offering. Yung pag-lay. Pag-maimportante yung laying offense, di ba? Sometimes, we lay our hands, nag-pray tayo ng healing na pinapatungan natin kung saan yung masakit. Kumbaga, kasi representation yan kung anong meron tayo eh. So, if you have the gift of healing, di ba? Or prayer sa kanya, kung nilalang naman ang puso mo, ipinatransfer mo sa kanya, kagaya ng pagpapagaling, pag-iingat, ano? So, mahalaga yan. At meron din context yan, hindi sa lahat ng pagkakasyon niya. No? So, next, duties of the high priest. Ito tayo. So, tingnan natin, kasi yung mostly, yung high priest lang ang gumagawa dun eh. Yung offer, yung nag-o-offer, hanggang dun lang siya, hindi siya pwedeng pumasok na dun sa kalooban, hanggang dun lang siya. So, lahat ng ginagawa doon, ang may duty roon ay ang high priest, no? So, ano ba yung duties ng high priest? Ilagay ako niya. You are to, eto. Ito muna. You are slaughter the young bull. Sila yung magkakatay. And then, Aaron stands, the priest shall bring the blood. Tingnan nyo, ah. And splash it against the sides of the altar, the entrance, blah, 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 blah. Hanggang lahat yung gagawin nila. Sila lahat sa magkakatay, maghuhugas, magsusunod, mag-aapoy, mahalaga lahat yun. Yung apoy dun sa altar, sila yun. May, yung mga abo dun, hindi basta-basta tinatapon yung kung saan-saan pag natapos na, nililinis yun. Pero yung abo nandun sa ilalim, hindi basta itatapon yun, hindi kagaya sa atin, na tinatapon lang sa basurahan. Hindi agad-agad tinatapon yun. So, very sacred yun. So, yun yung gawain nila. Marami silang gawain actually, no? Sa panahon natin, wala na tayong high priest. May priest sa Catholic, di ba? May priest sa Catholic. Pero yung sa atin, ang tinatawag natin high priest natin sa ating church ay ang mga pastor, di ba? So, ano yung duties, no? Ito muna yung duties of high priest, ano? Specific dito. Direct the word of the priest and Levite. So, sila yon. Inquire of the Lord, no? Ako yung pag-usap sila sa Diyos. Consecration of the priest. Ito yung sinasabi ko na kapag pumapasok sila dyan, later on, kasi hindi pa tayo dumadating doon sa high priest eh. Yung sinasabi kong bell, yung damit nila may bell dito sa lalayan. Ilang bell yung nakalagay doon. May maliliit na bell, nilalagay doon sa saya nila, sa anong priest. Tapos may tali yun, may tali yun sa bewang yung high priest, nakakonekta sa labas. Kasi pag pumasok siya sa Holy of Holies, kasi hindi na nalilinig yung bell. Siyempre, pag naglalakad yun, di ba gumagawa yun, naririnig doon yung bell, di ba? Ah, buhay pa siya. Tinatanggap ni Lord yung alay, yung insenso. Kapag hindi na nila naririnig yung bell, patay na yung high priest. Ibig sabihin, may kasalanan siya. Kaya alam nyo ba, bago pumunta dyan yung high priest, hindi yan natutulog ng magdamag. Binadasalan yan. Inaalis lahat ng kasalanan. Ang hirap kaya no, kasi sa isip mo pa lang magkakasala ka na, di ba? Yung lahat kung nakikita mo, minsan may nakita kang nakashort. Wow, sorpa siya, dami na naman uba. Kasala ka na, di ba? Sa isip mo pa lang, di ba? So, ganun. Nililinis siya from head to foot na huwag siyang kaya hindi siya pinatutulog kasi baka managilip ng sex, managilip ng X-rated, kaya hindi siya pinatutulog, no? Kailangan talagang malinis sa malinis siya. So, yung gawain, no? Tapos, maintain the golden candle. Yan, yung mga trabaho niya doon, yung candle stand, lagi na iilawan yan. Yung burning of incense, kailangan daily yun. Diba, ang dami lang trabaho, offering sacrifices on the day of atonement. Ito yung the day of atonement, 1 year yan, ginagawa every year. So, dami nilang gawain. Ngayon, ikukumpara natin sa panahon ngayon, ito yung role of the pastor. Sabi ko nga ako, hindi pa naman ako pastor nanay ako. No? Pero dahil tayo yung nandito, nag-aalagaan tayo sa isa't isa, lahat tayo ay may duty. Lahat tayo ay pastor. Agree ka ba? Amen. No? Sabi rito, ilan lang ito ha, pero hindi talaga ito yung kabuuan, sabi. Resourcing, the church emerges out outward one another, pag-aalaga, di ba? So, cultivate, shepherding, pag-aalaga sa mga baguhan, develop compassionate, di ba? Promoting spiritual maturity, championing family, may pake, di ba? Meron tayong family connect, so may pakailam din tayo sa pamilya natin, di ba? Guiding the people, facilitating wholeness, developing
environmental inclusion. So, may mga trabaho ang pastor, pag-aalaga. Dito sa atin, ano yung trabaho natin? Pakainin. Spiritual at literal. Pinakakain natin. Hindi na. Magsasakripisyo tayo magluto para maiparamdam natin sa isa't isa, gayon din sa mga baguhan natin, na we are concerned about your health. Not only your spiritual. Kasi sometimes, when you go to the church, yung spiritual lang pakialam nila. Paano makakaintindi? Halimbawa, inimbita ka ba si Aida? Inimbita ka ni Ben, hindi ka pa nag-aalmusal. Walang pakialam sa Isabel, basta isama kita. Opo ka lang dyan, ha? Natapos na yung worship, hindi ka pa nag-aalmusal, hindi ka nagkakape. Tapos hindi ka pala naghapunan. No, kumukulo yung tiyan mo. Tapos ang turo, dalawang oras, hindi mo na siya maintindihan. Siyempre, hindi yan. Wala ka maintindihan kundi yung gutom mo. So, how can you shepherd without feeding, di ba? How can you disciple? Paano mo maipapakita sa isang tao na ang Diyos ay mahal na mahal ka, ang Diyos ay mapagpala, mapagmahal, mabiyaya kung ginutom ka naman? Kasi niyan ka pa ng opening. Oh, wala ka lang. Lagay niyo yung mga sobre nila. Huwag ka palang lalabas dito nang hindi naglalagay dyan. Kundi hindi na makakabalik sa linggo. Tapos bibilang niya yung treasury. Oh, siya mo, hindi nagbigay. So, wala kang ganun sa akin. No? So, ito na eh. Kaya tayo may mahalaga yan. No? Alam niyo ba lahat ng ginagawa natin dito sa loob? Lahat yan ay mahalaga. Kahit nagluluto ka lang, mahalaga yan. Kasi pinag-aksaya mo yan ng pagod eh. Mahirap yan magluto. Yung siguradong linggo, ay, sinama sila. Nakipagpalit sila ngayon eh. Diba? So, imagine ako magluluto, kasi ako mag-fibrit. Okay lang din naman sa akin yan. Ay, pero sa linggo, kanina ulit. Diba? Marami tayong role. Ang pinakadabis na role ay alagaan natin yung mga kaluluwa. Kaya nga tayo nagsasacrifice. No? Yung mga ibinibigay natin sa pagkain natin, hindi nasasayang yan. Kasi yan ay kalakasan. Kasi ito'y bahay natin. Dito tayo makakaramdam na para tayong nasa Pilipinas. Nakasama natin yung pamilya natin. Gaya mamaya, may daing si Jackie. Diba? Para ka lang nasa Pilip, ka lang nasa Pinas. So, diba? Dapat balansi tayo. Yung spiritual mo, pinakakain mo, maging yung physical mo. Ano? Paano maiintindihan yun? Nalala ko nung nag-visitation kami na sa Pilipinas ako, kasama namin yung pastor namin. Pumunta kami doon sa isang kapatiran. Walang, nawala ng trabaho yung ama ng tahanan. Kasi di ba pala sila naghahapunan daw tayo? Yung pastor namin, sir, kano salita? Ah, kailangan ganito, blood. Ay, nakikita ko, parang namunit lang sa buhay niya. Kawawa. Tapos umalis kami. Pinanalangin, Lord, kunan mo ng biyaya ang pamilyang para naman kami iniwan. Sabi ko, Pastor, dapat nag-iwan tayo ng grocery o kaya noodles, hindi pa yata kumakain. Di ba? Kung ano yung sinasabi mo, pati nga, paano mo maipapakita na ang Diyos ay mayaman, na ang Diyos ay nagmamahal? Kung mismo yung nakikita mo sa kapwa mo, hindi mo magawa ng kabutihan. Alam mo ba yung maliit na bagay na ginagawa mo? Guys, si Bayanon, tinulungan niya yung si Rudy Bayon? Oh. That's a one way up, no? Na ipapakita mo na may role ka, may role tayo, lalo tayo mga Kristiyano, may role tayo sa kapwa natin. Whether unbeliever or non-believer, meron tayong kapungkulan, no? Hindi lang ako, no? So next, open ko na pa ni Jackie. Sisend yung yan sa iyo. O, next. Sisend na lang natin sa, ano yan, Tima? Every Sunday, isa sa iyo. Then number four, I mean, offering without defect. So, lalaki yan. Ano yun? Dinakita yung kasalian. Million. Million. Bakit male? Bakit hindi win? Bakit hindi female? Without, bakit male? Male without defect. Kanina yung without defect na pag-usapan natin. Ito, bakit male? Technically, ang lalaki malakas siya physically, di ba? Yes. Sila yung magbubuhay, di ba? Pero dito yung mga nagko-construction, babae. Pero sa atin sa Pilipinas, walang hindi. Walang pili dito. Di ba? Alam mo ba, bakit gano'n ng mga Chinese? Bakit merong nagko-construction ng mga babae? Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam? Hindi ko. Kungso yun. Kailangan sa isang tinatay yung building, may babae. Ma'am, may kungso yun. O, di ba? Kasi yung ano ko na nagkukungso yun. Dapat may babae. Kasi yun yung parang pinakasuyakin nila. May isang, kaya tingnan nyo kahit dalawa lang yun, basta may babae dun. Kasi siya. So, bakit may, ibig sabihin malakas, ibig sabihin, dapat may
kumbaga, may willpower, yung mga dapat pala ganun yung sila. Dapat pala ganun yung mga lalaki. Malakas, may isang salita, di ba? Maginoo, pero medyo bastos. Yeah, so, male. Basta male. Wala namang specific na siya. Basta male. The offering is the burnt, is a burnt offering from the past, from the leadership, or those who are to offer male without it. Eh, kailangan daw lalaki na maginoo. Pero, na malusog. Siguro, maraming muscle. Next. Number 7. North side before the Lord. So, north side. So, nakita natin yung altar kanina. Ilahan doon yun, yung nasa harapan, before the Lord. No? Ibig sabihin, kumbaga, hindi kailangan bago ipasok ng prison or bago maggawa ang prison ng ibang ceremonies doon sa loob, doon muna sa labas. Kailangan pala, bago ka humarap sa Lord, linisin mo muna yung sarili natin. Kaya sa prayer natin, di ba may tinatawag na acts? Yung A, adoration, and number C, confession. Kailangan, nagpapalinis muna tayo, pinagsisisihan muna natin yung mga kasalanan natin sa pagharap, bago tayo humarap sa Panginoon, ano? Kaya, kung mapapansin nyo doon, pag nag-pray tayo, dapat maghingi muna tayo ng patawad sa Panginoon, no? Bago tayo humingi, ang nangyayari, parang, Panginoon, pengi nun, kaya yung Panginoon naging pengi noon. Hindi ka ba nga nagsisi, no? Paano maririnig ng Lord yung prayer mo, ang daming nakaharang nakasalanan sa loob mo? So, kailangan natin magpa-praise before the Lord. And then, you are to slaughter. You are to slaughter. Di ba tayo? Di pa tayo yan. Ayun. You are to slaughter it on the north side of the altar before the Lord. And Aaron stands the priest shall splash it blood against the side. Yung altar na yun, may apat na horn, di ba? Pinapahira nila yun ng dugo. Pinapa yung anibak. Ginilitan yun. Yung dugo nun sa sahurin. Kasi gagawin ng mga priest, yung dugo nun, yung sa apat na sulok na sungay, papakira niya yung dugo. You are to cut it into pieces, ito yun. Kakat niya yun ng pirapiraso at saka yung sisig, susunurin. Tapos sabi dito, shall arrange them including the head and the pot. Pinagputol-putol siya, no? May mga, ano yun eh, kailangan pala, iba yung gamit ng isip, lahat siya ipapanalangin mo yung bawat parte ng buhay mo. Lord, I am going to offer you my wisdom, ulo ko, di ba? Nandiyan yung isip natin eh, yung lahat ng iniisip ko para sa'yo. And then, ano yung susunod? Yung sa katawan ko, kung katawan ako, magamit lamang sa ikapupuri mo. Yung aking mapangapaa ay gamitin sa paghahayag ng iyong salita. So, sabi dito, ito, titiyan nito ah. Fat. Mahalaga pala yung fat na. Ngayon, yung fat. Tinatapon. Dinagdagay. Yung mga fat, inaalis. So, sa mahalaga yan. Kasi, ano nyo ba, hindi nyo ba napapansin kayo nagbabarbecue kayo, lalagyan ng matita. Lalo na pag, kailangan pag ano ka, may pabapa yun eh, di ba? Isang, may tabakay nilalagay doon para lumabas ang matita. Kasi, yung amoy nung apoy na nandun, ang nagpapabango doon, yung fat. So, dapat pala ganon. No, mahalaga yung, kaya hindi inaalis yung, ano yung taba, ino-offer talaga. Para yung apoy lang, mas lalong bumango at mas lalong siya. Kasi di ba parang matita yun, umaapoy ng malakas, so mahalaga yun. The next, eight, ito, washing and cleansing, yan. Very, ito yung very, ano naman to, basic, ano. So, nililinis muna nila, di ba? Yung tuwing ko nalala ko, si Tugaro, nililis sa kambing. Niya lang nililinis, binabalatan niya ng buhay. You are to wash the internal organs and the legs with water and the priest to bring it. Ito ha, hindi lang nililinis yung labas. Kung gaano ka kalinis sa labas mo, kung gaano ka naliligo 3 times a day, 2 times a day, dapat yung loob mo, nililinis mo rin. In what way? Pananalangin, pagbabasa ng Biblia, paghingi ng tawag sa Diyos, dapat lahat pinalilinis natin sa Panginoon from the head to foot. Lord! Pag kung may naisip ako hindi maganda, linisin mo ko, patawarin mo ko. Kung meron akong damdamin na nakasakit ako sa iba, patawarin mo ko. Kung may nagawa ako sa aksyon ko, kaya lahat dapat binibigay mo na papun sa Panginoon. Kapag kayang bawang ginawa mo, anong resulta? So next, Rina. Yan. A pleasing aroma to the Lord. Yun para kay Lord. Yung aroma ni amoy. Parang si Lord. Sabi ron, hindi naman daw talagang butong si Lord. Mahalaga sa kanyang amoy. Magsabing tinanggap ni Lord. Paano
malalaman na tinanggap yan. Di ba kung titingnan natin, rin mo meron kang pinakita na yun sa tabernacle, may yung mga Israelita na sa paligid, nakakamp sila, di ba? Nasa paligid sila. Usok. Tapos umuusok yan. Alam niyo bang mataas yung harang na yun, hindi nila makikita kung ano nangyayari doon sa loob. So, para malaman ng mga nandun sa labas na tinanggap yung alay, doon sa usok. Straight. Tsaka naaawi nila kahit hindi nila nakita yung usok. Pag naaawi nila, mamang barbecue. Tinanggap yun ni Lord. Yun yung inahanap ni Lord. Paano kaya kung yung inalay natin ay tuyo? Diba? Pero sa akin, mabango yun. Hindi kasi. Sa mga Chinese, mabango. Sa mga Chinese, ay lalo sa Saudi. Alam nyo ba, milya-milya pinaglulutuan na niya. Makaibig na amo niya. No? Ang sikreto daw niya, pag nagluto kayo sa amo, habang nagpipirito kayo ng tuyo, pagpakulo kayo ng consortinir. Sabay silang dalawa. Para hindi raw maamoy. No? So, ganyan. Yun yung pleasing aroma kay God. Ano sabi ng Romans 12:1, di ba? I-alay natin ang ating mga sarili na isang haing buhay na banal at kaaya-aya. Yung masamyong ang amoy sa Panginoon. Yan yung ating nararapat na pagsamba sa Kanya. Yan yung hinihintay ni Lord. Yung ating nararapat na pagsamba. Okay, next. Sorry na. Meron pa ba? Ayan. An offering made sense. Bakit? Ano na ating text? If the offering of the Lord is burnt offering of birds, you are to offer a dove or a young pigeon. Bakit? May bird pa. Ano ni Lord yun? Lit-lit lang nun. Ano pang makukuha ang aroma dun? Ano? Bird. Sabi, pigeon or dove. Alam nyo, ang ibig sabihin niya, kaya kasi balik mo dun sa litrato natin, ang offering made sense. Si Lord may sense. Bakit kanya pag-aalayin ng bull or ng goat or ng sheep? Yung isang tao na wala naman siyang hayutan. Meron lang siyang ibunan. What I mean is the Lord is asking an offering depending sa kakayanan mo. God never asks you a thing na hindi mo kaya. Amen. Di ba? O sige, gamitin natin yung pera, sandali. Kailangan magbigay ka ng 1,000, ha? Eh, may pangangailangan ka, wala kang ganun. Bakit kita pipilitin, di ba? So, what we are doing here is based upon the heart. Kung ano yung nasa puso mo. Kasi mas magandang magbigay ng bukal sa puso mo kaysa naman nagbigay ka nga ng 1,000. 1,000 mo naman sinusumbat sa amin. O, yaya, bumili yung TV, ha? O, yaya, electric fan, bili mo yan, donate ko yan, ha? Akin yan, ha? Ano, maligulugo na lang, inuulit, di ba? Oh, yeah! Yung binigay ko, 2,000 yun. Kaya mo ba dinala yun? Eh, binigay ka ka. Sinumbat mo na ka. Eh, sorry ko na lang sa'yo. Di bali nang walang TV. Di bali mo na elected ka. So, what I mean is, ang Panginoon ay hindi humihingi sa atin ang hindi. Alam ng Diyos na hindi mo kakayanin. Kaya mo. Kasi sila, merong kategory yung buhay doon. May status sila. Merong may mga hayupan. Meron pa nga after niyan, hindi lang birds eh, yung meron pang mga grain. Kung magsasaka, grain ang ibibigay. Katulong tayo, ano ibibigay natin? Tissue. Santo, inigoro, gas. Diba? Depende nga sa katayuan mo eh, diba? Sinasahuran tayo dito, pero hindi natin pag-aari. Wala tayong lupa rito sa Hong Kong. Paano tayo magbibigay ng grain? Paano tayo magbibigay ng hayupan? Eh, hindi kay aso ng amo ko, hindi na lang. Diba? It's your dog, diba? It's it, the dog, diba? So, ang Panginoon ay napakataas ng kanyang sense of ano eh, diba? Kasi, hindi kanya hihingan ang hindi mo kaya. Diba? Pero sometimes, dahil mahal mo si Lord, Lord, kahit hindi ko ito kaya, bibigay ko sa'yo. Ah, ibang level. Ibang level yun. Angat na angat ka kay Lord, kahit hindi mo kaya. Dahil mahal na mahal kita, Lord, bibigay ko sa'yo. Bibigay ko sa'yo. Pero, the thing is, the Lord knows you, alam niya yung kakayanan. At hindi manunumbat si Lord sa'yo. Na, ba't ito lang binigay mo? Wala ko na sa amin mo. No, hindi ganun si Lord. Hindi mo kasi siya, hindi niya naman tinitingnan yung paglilingkod mo dahil sa pera mo eh. Tinitingnan ni Lord ang paglilingkod mo base sa sarili mo. Ikaw mismo,
yung kain, buhay para kay Lord. Hindi yung pera mo. Kasi pag sinunog natin yung pera, hindi na magagamit yan. Di ba? So, may sense si Lord, no? Depende sa katayuan mo, yung pag-handle mo. To. Yan, no? Sabi, the kind of offering was based to status of living. Hala mo, sarasiran na batas na isa bago. Di ba? Sabihin, hindi nagtatami ang Lord. Ginagawa mo talaga ng paraan. Para lang sa kagustuhan ko na mapalapit kayo sa akin, mahirap man kayo o mayaman, maghandog kayo, depende sa kakayanan ng Lord. Ganun si Lord. No? Meron siya talaga ng sense. And then next, the priest shall bring to the altar, ring off the head and beard. Ito na yung mga ginagawa rin ng priest, ano? Isi-shed yung blood. Ganun pa rin yung ginagawa. May kaibahan nga lang kasi ibo naman yun eh, tsaka head. So, yung mga balahibo naman ang aalisin yun. Meron din specific na sinabi. Pero hindi na natin tatalakayin. And the next, ito ha. So, ngayon ito na tayo. Ginagawa pa ba ngayon yun? Sa ngayon, ginagawa pa ba yun? Wala na po. Na nagdadala ng kambing? Hindi na. Ayun, nagdala ka kaya ng kambing. Katahinagay natin kambing. Ginagawa pa ba yun ngayon? Ngayon, hindi na. Cebu Church. Yung mga Thanksgiving time lang na eh. Sa mga proper din siya siguro. Yung mga Thanksgiving lang po nang dadala. Yung talagang nagsusulog na ipapatayin. Okay, yung offer na pera, ginagawa pa. Pero parang wala na yung ganito-ganito. Ayun. So wala na siya. Kailan siya natapos? Kailan siya natapos? Siguro ginagawa pa rin yan ng mga original na Jews. Kasi dun sa Old and New Testament, kung mapapasin nyo, kinokontra lagi ng mga high priest si Jesus, no? Kasi hindi na ito ginagawa. Dapat gawin mo to, dapat maghandog ka. Kasi may mga particular na binibigay, no? So, tinapos na yan. Matapos na yung paghandog na yan. At tayo naman, hindi naman tayo naghahandog kasi hindi naman tayo Hudyo, eh. Hindi naman natin kultura yun. Lamang tayo hayupan, lamang tayong ibuman, di ba? Lahat tayo sa kahan. Ibigin natin kay Lord. So, hindi tayo kabilang doon. Kaya ang bibigyan na lang natin, sarili natin. Kasi yun ang meron tayo eh. Kapirahan. Diba? So, si Jesus yung tumalik doon. This is the very good thing. Sabi ko kanina yung atonement, hindi ba yun? Jesus is not only covering. Kasi yung atonement sa Old Testament is only covering. To cover your sin. Takpan lang yung kasalanan mo, parang nagtatakip ka. Tinatakpan niyo yung kasalanan mo. Ito, may kayo dyan. May dalawang magkapatid. Meron silang chores sa bahay. Binigyan sila nung nakatira sila sa lolo at lola nila. Okay, yung dalawa, ito gagawin nyo, ha? Hugas kayong pinggan, mag-ibig kayo. Diba ganyan tayo? Ikaw ngayon mag-hugas ng pinggan, mamaya si gano'n naman. Tapos, ito mag-repeat, ito mag-kipis-kis niya mga pinagkainan, sa inyan. So, itong dalawa magkapatid na to, may duty sila sa bahay. Ngayon one time, itong bunso, nagpunta siya sa bakuran. May nakita siyang pato. Ginawa niya, tinira doon. Kala niya hindi matatamaan. Tinamaan yung pato na matay. Eh, salungo na pala yung pato. Ginawa niya, nilibing niya yung pato. Gusto ang likuran ng bahay. Bukay siya, nilibing niya yung pato. Hindi niya alam na isa ng kuya niya. Tapos, di, ito na. Eh, makugasan na ng pinggan. Kasi sila kumakain. Sabi niya, eh, si kuya nung naka-schedule sa paghugas. Kuya, ikaw naka-schedule niya sa paghugas. Tapos sabi niya na sa kapatid niya, yung sila, nakita niya. Tiniragol mo yung pato niya. Kapag ka hindi ka nagugas ng pinggan, sasabihin mo kay Lord, pinatay mo yung ikaw, tumiragol mo sa pato. Tapos niya si Buso, sige na, kuya, huwag mo lang sabihin, ako na maghugas. Binride, di ba? Ngayon, nung gabi, gano'n na uli. Siya pa rin maghuhugas. Kasi sa kano eh. Kaya, ikaw di ba maghuhugas ngayon? So, ang pato. Di siya yung naghugas. Siya pa rin nagligpit. Ganun lagi ang nangyayari. Hanggang itong buso. Kaya muna, iba na itong nangyayari. Ako na lang lagi ah. Ayan. Ako na tagaligpit. Ako pa tagahugas. Ako pa tagaigid. Lahat na lang. Ako dahil sa pato na yan. So, ngayon nag-decide siya. Tatayo ako ngayon, pupunta ako kay Lolo, sasabihin ko, Lolo, kasi kung nakiragaw ko, hindi ko sinasadya, tinama, akala ko hindi ako asintado. Namatay yung pato mo, hindi naman sa ito, patawanan mo ako. So, sabi yung sarili niya ngayon, pumunta siya ngayon sa Lolo niya. Pagpunta niya sa Lolo niya, hindi ko sa pito yung Lolo niya.
Hello! Alam ko na, tinirador mo yung pato ko. Alam pala ng lolo niya. Kasi nung ginawa mo yun, nakita ko yun, nandun ako sa likod. Nakita pala ng lolo niya. Imagine, nagpakatirap siya. Nakamukos sa pinggan. Alam mo pala ng lolo niya. Diba? So, yung paghahandog noon, ay, pagpapakiklaman. So, tinatakpan natin, tinatakpan noon ang mga sarili tayong kasalanan nila sa pamamagitan ng paghahandog. Pero ngayon, dahil namatay si Jesus para sa atin, hindi na natin kailangan ng paghahandog ng mga halip gaya ng ginagawa nila. At never naman natin ginawa yun. No? Dahil ginawa na yun for once in a lifetime ng ating Panginoong Jesus. Kung titingnan niyo yung mga hayop na pinatay doon, mga maaamong hayop yun. May nakita ba kayo na nakalagay doon na maghandog kayo ng buwaya? Wala. Wala, di ba? Maghandog kayo ng dragon? Wala. Wala. Maghandog kayo ng leon? Wala. Pero may leon nun. I do believe. Yung mababangis sa hayop, bakit hindi inihahandog? Mababangis eh. Bakit inihahandog ay tupa, mga bull, mga pinapakinabangan? Alam ka kung bakit? Kasi inihahandog tulad sa ang Panginoon sa maamong hayop, sa maamong plan. Kasi yung hindi nagre-reel. Alam nyo ba nakakita ko nun? Kapag pinapatay yung tupa, makakaawa. Tumutuloy lupa, pero hindi siya pumipigits. Doon sa pinulad si Jesus na isang maamong hayop, maamong yung kanyang karakter na kahit inakaya ay hindi nag-reklam. So sabi nito, Jesus is being manifested to put away sin by the sacrifice of Moses. No? Kasi nga, unlike the other high priests, he does not need to offer sacrifices day after day. First, for his own sins, and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. Sabi yan sa Hebrews 7:37. Sabi, hindi na kailangan dahil inoffer niya ni Jesus. But, don't waste it. Don't abuse it. Okay. Binayaran na ni Kristo ang kasalanan ko. Wala na akong kasalanan. Hingi na lang ako ng tawad. Magkakasala uli ako. Hindi naman humingi ng tawad. Diba? Ano yung papakayin uli si Kristo? Kapag araw-araw, kapag ka inuulit mo ng kasalanan na inihingi mo ng tawad na paulit-ulit mo rin daw itinapako ang Panginoon Jesus sa krus. Parang binabaliwala mo yung ginawa niya sa'yo. No? Eh, nung araw, magkaubusan na yung hayop, basta may hayop akong iahandog, linis ang kasalanan ko. Pero magkakasala ko ulit. Pero this time, once you accept Jesus as your Lord and Savior, meron kang sense of responsibility na kayanin mo na huwag magkasala. Pero sabi mo, tao lang ako, Lord, hindi ko kaya yun. Yes, hindi natin kaya dahil nasa katawang lupa pa tayo. Pero merong forgiveness si God. Kailangan lang na intindihin mo paghingi mo ng tawad. Hindi humingi ka ng tawad, pero inulit mo ulit in one second. No, that's not right. No? Kailangan meron kang pag-moving on. Dapat tumitingin ka doon. Pinagsisihan mo, Lord, ayoko na